Halalan. Isinulat ni Ian Arcas Canillas. Politiko ang tawag sa mga kakandidato tatakbo para sa isang posisyon sa gobyerno tuwing halalan. Butante naman ang tawag sa mga puboto. Bawat Pilipino ay may karapatan para pumili sa kanilang nagustuhan na kandidato. Bawat isa ay may sariling opinyon at pananaliksik kung sino ang karapat dapat na ibubuto at karapat dapat na manalo sa eleksyon. Madaling bumoto, ngunit mahirap minsan pumili kung sino ang ibubuto. Politiko, politiko. Maraming matamis na salita. O kay gandang pakinggan, o kay sarap balik-balikan. Ang mga pangako kung sila ay pagbigyan. Ordinaryong mamamayan, umaasa sa mga pangakong kanilang binitawan. Pilipino ako, umaasang umasinso sa buhay. Ngunit, paano kung ang sistema ay bulok? Baliwala pa rin ang boto ko. Mahirap, mayaman, ay may pagkakaiba. Ngunit sa mata ng ama ay katulad. Tuwing halalan, aking napagmasdan. O kay ganda ng plataporma, pera pa rin ang pupurma. Sa araw ng halalan, ako'y nabibigla. 1,000 piso bawat isa galing sa kandidato. Di ko tinanggap dahil ako ay may prinsipyo. Ngunit sa taong mahirap at kailangan ng bigas, sila ay tatanggap. Sabi nga nila, normal na lang ang bigayan mula sa kandidatong may pera. Mali man daw ang kanilang ginawa, ngunit mas mali daw kung ito'y tanggihan. Halalan, halalan. Sa Pilipinas ang may kapangyarihan, ang may perang kayang bumili ng buto. Sila ay naluluko. Sa 1,000 perang kapalit ay buto. Gising na, bayan ko, mula sa maling prinsipyo. Di baling walang pera basta huwag ibinta ang buto. Politikong manluluko, matamis ang ngiti bago ang eleksyon. Ngunit kung sila ay lapitan, kung ikaw ay nangangailangan, ihanda mo ang maraming dokumento para sa pagproseso. Ako'y ordinaryong tao lang. Maliit ang sahod sa trabaho. Kulang pang bayad sa renta ng bahay. Kuryente at tubig. Minsan, kailangan pa mangutang para pambili ng bigas at ulam. Dahil ang sahod ay kulang. Gobyerno ay inaasahan sa pobreng nangangailangan. Ngunit kung sila ay lapitan, ang promisa ay kinalimutan. Gising na ang kababayan ko. Huwag ibinta ang buto sa politikong malaki ang ulo. Sa 1,000 piso, kapalit nito ay ang pera sa gobyerno, ibulsa ni politiko at lalo silang yayaman dito. Huwag tayong magpaluko sa maling politiko. Sa panahon ngayon, ang mayaman ay lalong yumayaman dahil sa kasipagan. At ang mahirap ay lalong humihirap dahil sa gobyerno lang umaasa. Kababayan, dapat tayong magsumikap para tayo ay magkayakap sa tunay na tagumpay sa iyong pagsisikap. Tiwala sa sarili at tiwala sa Diyos ay kailangan para ang buhay ay may gabay. Ang tamang gobyerno ay sila ang mamamahala sa bayan. At tayo ay susunod lamang. Huwag gumawa ng masama para walang disgrasya. Maging mabuti sa kapwa at dapat tayo ay magtulungan.